Hello, this is Ginong White and ang tuturo ko sa inyo ngayon ay ang self-theory. Bago tayo magsimula, gusto ko sana tignan ninyo itong picture na ito, which I'm sure you guys are familiar, which is the cell. So, magsisimula tayo sa kung paano nga ba nangyari na ang tawag dito sa nakikita nyo ngayon ay cells. Blood cells, skin cells, even yung cells na matatagpuan sa mga halaman. So, ito yung dalawang tanong na pwede nyo tanongin yung sarili niyo after ng ating video lessons today. Ano nga ba ang cell theory at ano-ano ang mga functions o kumbaga role ng cell? So, kung ating babalik-aralan, ang cell, yan ang pinaka-importanting bahagi ng ating katawan o ng kahit na anong living organisms. Usually, makikita lang natin yan under the microscope. At ang cell, kung nakikita nyo dito, ay may dalawang uri. Ang prokaryotic at ang eukaryotic cells. Now, ang pagkakaiba niyan is yung prokaryotic cells, walang nucleus. Hindi ibig sabihin nun wala siyang sentro. Ngunit, yung ating prokaryotes ay walang boundary ng nucleus. So, kung makikita nyo dito sa example na to, yung red chromatin, yan ang central location kung nasaan ang traits ng isang tao or isang organismo. So, in this case, the prokaryotes, usually bacteria yan. At yung eukaryotes naman, yung chromatins, or yung genetic material ay napapalibutan ng nuclear membrane. Kaya meron siyang nucleus. So, yun ang pagkakaiba ng prokaryotes and eukaryotes. Now, paano nga ba na-discovery ang cells? So, si Robert Hooke, it so happened na he was using his microscope at kumuha siya ng napakanipis na sample ng cork. At nakita niya na yung cork ay merong parang maliliit na kwarto. It's an enclosed square image, katulad na nakikita nyo sa picture, na tinawag niya na cells. So, kumbaga siya ang nag-coin ng words na cell. Okay? But, hindi niya maintindihan kung ano nga ba ang, para saan nga ba ito, bakit merong individual rooms na nakikita sa isang object, particularly sa bark ng cork tree. Now, of course, dahil sa discovery niya ito, na ito, yung mga ibang scientists katulad ni Anton van Leeuwenhoek, sabi niya, siguro mas iigtingan natin yung magnification ng microscope para mas makita natin closely. So, tinignan niya naman yung ibang organismo na baka nga merong cells. So, siya ang unang scientist na nakapag-observe ng bacteria at protozoa. So, ito yung mga one-cell organisms or animals. At syempre, in-observe niya rin yung dugo, kumbaga yung red blood cells natin. Now, padami ng padami na scientist ang naging curious kung ano nga ba yung cells. So, si Matthias Schleiden, naging curious siya, yung plants kaya, meron kaya siyang cells. So, nakita niya sa kanyang observation na ang plant tissues, meron nga palang cells. And sinabi niya na baka nga siguro na ang bawat living organisms ay made up of cells. Now, si Theodore Schwann naman, dahil napagtanto niya na kung ang plants ay made up of cells, baka nga naman pati yung mga hayop or animals are made up of cells too. So, tinignan niya under the microscope, he got a sample from animal cells and then animal tissue. So, nakita niya na, mukha nga ang animal tissue ay composed of cells as well. So, dahil dyan, silang dalawa ni Schleiden, silang dalawa ang dalawang scientists na talagang nag-push forward ng cell theory, which, of course, we know that lahat ng organismo ay made up of cells. At cells ang basic unit of life. Ibig sabihin ito na
ang bawat isang living organism ay ang foundation nito ay ang cell. So ito ang pinaka-importanting theory na basis ng life, in short. But si Rudolf Virchow naman ang nag-add ng isa pang importanting information about the cell theory na ang cells ay nanggaling sa previous o yung mga matatandang cells. Kumbaga, meron silang parang lolo o lola na cells at yun ang pinagmulan ng mga bagong cells. Okay? So, to read it, all cells result from division of previously existing living cells. So, kung makikita nyo sa picture na ito, so, originally, isa lang itong cell na ito. So, itong cell na ito, nag-split into two dahil all cells ay nanggaling sa previous o, kumbaga, ay ancestor cells. Kumbaga, yung lolo at lola, like I said. Okay? At ito ang pinaka-importanting key point ng cell theory. So, let's recap kung ano nga ba ang cell theory. Na lahat ng organism ay made up of cells. Cells ang pinaka-importanting basic or foundation ng buhay. At ang pangatlo, lahat ng cell ay galing sa lumang cells or sa mga lolo at lolang cells. And of course, they make new cells. Okay? Now, ano nga ba ang functions ng cell? So, ang cell ay capable of metabolism. So, ang ibig sabihin lang yan is they break down or use chemicals para mabuhay. Okay? An example niyan is sa plants, meron tayong photosynthesis wherein yung halaman, ginagamit ang araw para makagawa ng kanilang sariling pagkain. Or kung tayo naman, pag kumain tayo, binuburn natin yung pagkain natin. That is called metabolism. At ang cells ay capable of doing that. Second, ang cells ay capable of responding. So, ibig sabihin lang yan is kung ang cell ay nakakaramdam or nakakapansin ng pagbabago sa kanyang kapaligiran, of course, it will react to it. Okay? Example nito sa picture na ito ng halaman. Kung nasaan yung araw or yung light, doon tumutungo or pumupunta yung direction ng halaman na ito. So, it's called tropism, but it has something to do with the function of the cell of response to light. Tang pangatlo na function ng cell ay homeostasis. So, homeostasis, it sounds complicated, pero ang ibig sabihin lang nito ay ang cells will try their best para maging balanse ang kanilang function para hindi sila mamatay. So, parang pag ikaw ay merong infection, usually nagkakalagnat ka. And so, yung lagnat na yun ay indication na yung katawan mo ay nilalabanan yung infection to achieve homeostasis. So, yan ang ibig sabihin ng homeostasis, to keep things in balance. So, yung cell, capable of doing that para lang ma-maintain yung cell na mabuhay at hindi mamatay. Now, the fourth function is growth. So, ang cells ay capable of growing. Kaya nga, nung pinanganak tayo, maliit ang size natin, and as we grow older, tayo lumalaki. It's because cells are capable of growing. Sometimes, sobra. Sometimes, kulang. It depends on what your genes expresses. And sa previous video ko, it has to do with inherited traits. Now, the next one is reproduction. So, all cells are capable of reproducing. Ibig sabihin ng reproducing, they are capable of making the same kind, but a new version of it. Also, pag tayo ay nag-asawa. Of course, that's another way of example of how cells function as a reproducing unit. And of course, the sixth one is nutrition. So, ang cells ay capable of getting its food so that it'll have energy for doing different functions like your use of energy for growth, metabolism, and all that. So, ang cells ay capable of nourishing itself. Kumbaga, kailangan niyang kumain para mabuhay. And lastly,
cells are capable of defending itself. So, pinoprotektahan niya ang surroundings niya or the cell itself para hindi siya patayin or destroy ng enemies. Ano nga ba yung mga enemies na to? Bacteria, virus. So, cells are capable of protecting itself because that's one function of the cell. Sana may natutunan kayo sa ating short video lesson about cell theory and cell function. So, if you are able to answer these two statements to state the cell theory, meron tayong tatlo, which is all organisms are made up of cells. Cells are the basic unit of life. And of course, cells come from pre-existing or previously existing cells. Then, you understand the cell theory. And lastly, the functions of the cell. I'm asking only for three, but there are seven of them. So, we have your metabolism. You have your nutrition. You have your defense. You have your growth. You have your, what else do we have? Response. You also have your homeostasis. And of course, reproduction. So, I hope you understood the lesson. And if you have any questions, please comment below. And remember to subscribe to my channel. And have a great day. I'll see you in class. Bye.